Ganito naman yung tunog ng SRK kapag naka-rev. Magandahan dito, kilis na siya. Abas, ito yung susi guys eh. Ayan siya, meron siya. Ito, ilaw to, alam ko eh, pag pinindot mo to. Ayan, umilaw. Kasi napapalitan din siya ng color. Nag-automatic. Paggabi, nagkukulay black siya. Tapos kapag, ito, pag maaraw, color white. What's up guys, Koy Moto Vlog here for today's video. Ayan, nakita nyo naman guys yung gamit nating motorcycle. Gamit natin ngayon si QJ SRK 600. Alright guys, so pupunta tayo ngayon ng Philippine Arena. And after nun, dadiretso tayo ngayon ng QJ Motors sa Moto Morini sa Caloocan, 10th Avenue. So, ibabalik na natin to and syempre, diretso na natin tong re-reviewin. Kung tayo sa favorite spot natin na kung saan tayo nag-re-review ng mga motorcycles. Ayan, so bibigyan ko lang kayo ng quick specs and quick review regarding this QJ Motor SRK 600. Alright guys, so sa mga bago pa lang sa channel ko, don't forget to like, share, and subscribe. And also click notification bell para sa mga uploading videos natin. Uy, MT09. Okay guys, so itong si SRK 600 is naked bike. So this bike manufacturing by QJ Motors by Moto Morini. Ngayon na lang ulit tayo nakagamit ang big bike after ilang weeks. Last gamit ko neto nung nagano kami ni Kuya, nagbataan kami. So, nag-ride kami konti dun sa Bataan para maasubukan itong si SRK 600. Itong motor na to guys, kaya akong naririnig nyo, eh, Pino yung tunog. Kasi inline 4 cylinder siya. Ayan, pakiga nyo. Inline 4 cylinder siya guys, kaya yung tunog niya Pino. Tsaka yung takbo niya Pino-Pino guys. Wala siyang vibration. Sarap na ito, may auto blip to. Piggy-piggy. Daming piggy-piggy. Oh. Ayan, big bike. Versus 650. Ayan, dito na tayo guys sa may inlet. Ayan na, inlet. We're here at inlet. Tayo dyan papasok. Dito muna tayo. Papakita ko sa inyo ano meron dito sa SRK 600. Hanap tayo ng pwesto kung saan tayo makakapag-review ng maayos. Okay, dito na tayo sa pwesto. Alright guys, so what's up? Ayan, bigyan ko na kayo ng quick specs na itong SRK 600. So ayan, kung nakikita nyo guys, ang color niya is glossy black. Pagpasensya nyo na medyo madumi na siya dahil ito ay for demo unit ng QJ Motors. Ayan, kung nakikita nyo, meron siyang sticker ng participant sticker ng Boss Ironman Motorcycle 2023.
Ayan, so sinabak to sa Boss Ironman nung nakaraan na Boss Ironman. So ayan, so QJ Motors GS SRK 600. So ito yung naked version guys ng SRK 600. So meron tong sports version ng QJ Motors na SRK 600 RR ata yun. Ilaw niya ito, may kita nyo. So medyo hawig sila ng MB Agusta na headlight. So ayun, naka projector light na yan. Tapos dito LED. Tapos may nakalagay siyang QJ Motors. So dito yung signal lights, LED na rin yan. Harap tsaka likod LED na guys. Tapos ito yung ano nya, yung shock Marzocchi. Marzocchi shock. Ewan ko kung saan manufactured. Kung ano nakikita ko, yun lang yung sasabihin ko dito guys regarding this SRK 600. So naka ABS siya, dual ABS, Brembo calipers. Ayan guys, naka Brembo na siya. So dual disc brake siya, Brembo calipers. Tsaka sa likod din, ito naka Brembo na rin siya guys. So maganda na yung braking power na ito. Tapos ito yung stock pipe niya. And syempre engine 600cc inline 4 cylinder. Ito kung nakikita nyo, so apat yung exhaust niya. Tapos dual HC, dual overhead cam. Ito yung brakes niya rin guys, yung sa brake lever. So naka Brembo brakes na rin siya. Tapos ito na clutch. So naka cable clutch pa siya, hindi pa siya yung electronic. Electronic ba yun? Siya TFT display na siya. Ito yung radiator niya guys, oh, kung makita niyo. Ayun, medyo may mga konting butas-butas na siya. Kaya yun yung mga sinasabi ko nga sa makakukuha ng mga big bike. So much better na palagyan niyo kaagad ang radiator cover yan. Ito ang mga radiator niyo. And ayun guys, yung gulong pala, Maxxis Radial. Ang size ng gulong is, sana hindi ko makita. Much 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 later. Nakalagay? Wala nakalagay yata. Sandali ah. What? Super Max ST. So ito yung gulong niya guys. Asan yung ano? Yung size ng gulong. Lalagay ko na lang sa screen ko anong size ng gulong nito, si search ko na lang sa Google. Tapos sa likod, alam ko na palitan na tong sa likod din, nakaano na to eh. Sporttech. Ayan, Medzeller Sporttech M7 RR. Ewan ko lang kung ano yung stock dito, pero sa tingin ko yung Maxxis yung stock eh. Tapos itong likod yung napalitan na. Diba nga ginamit niya to nung Boss Ironman. So syempre, napalitan na yung gulong kasi malayo, 1200 kilometers yun eh. Stock muffler. Kasi ito may mudguard siya dito. Ito yung brake fluid. Ayan. And dito tayo. So one down, five up siya guys. Siyempre karaniwan na yun sa mga new models ng mga motorcycles. Ayan, chain type. Tapos ang size na ito is, hindi ko lang sure kung ito pa rin yung stock. Kasi di ba nga napalitan na yung gulong na ito. So lalagay ko na lang sa screen kung tama. And ito yung tail light niya, tsaka signal light. Buksan niya natin yung motor. Ayan, so LED na siya guys. Tapos LED na rin tong signal light niya. So ito yung panel niya guys, meron siyang temperature indicator, meron siyang fuel gauge, gear indicator, engine indicator, ABS, RPM, kung ilang RPM siya. Tapos ito yung kilometer per hour. Ayan yung zero. Ewan ko lang kung ano to. Check na natin ibang buttons na ito. Asan ba? Select. 6,342. So ito na pala yung odo na ito. Ito yung total odo. 6,342. Ito lang. Ayan dalawa. Isang trip A, isang trip B. Tapos yung total kilometer na motorcycle. So yan lang yung sa screen niya. Pero kagandahan dito, keyless na siya. Ayan o, kinikita nyo, kilis na siya. Tapos ito yung susi. Ayan siya, meron siyang ito, ilaw to, alam ko eh, pag pinindot mo to. Ayan, umilaw. Pindot yung collet, ayan, umilaw siya. Parang siyang may answer back. Tapos ayan, may susi siya. Para dito yun sa may tanke.
So ito yung susi niya guys, keyless siya. So pag i-on mo lang siya, pipindutin mo lang ito ng madiin. Ayan, bitaw. Ayan o, may lalabas siyang QG motor. Tapos yun na. Ayan, maglo-load na yan. Alam ko may mode pa to guys eh, napapalitan din siya ng color. Nag-automatic. Pag gabi, nagkukulay black siya. Tapos kapag ito, pag maaraw, color white. Alright, so sa mga switches naman tayo guys. Ito yung ano niya pala, yung side mirror. Ganyan siya pa, ano siya. Pa-oblong, akala mo yung mangga. Akala mo bomba. Ayan o, pag ganun yung bomba, diba? So ito yung switches, high beam, low beam, passing light, meron din siyang passing light, hazard, signal light, horn, ito yung horn niya. Pero nakapatay yung makina, syempre kaya mahina pa. Ito yung engine switch, kill switch, enter, select, headlight switch, on and off, engine switch, and engine start switch. And then ito yung upuan niya guys. Gusto ko sa upuan niya, ano siya, ang comfy niya. Pag medyo malayong biyahe kasi ayun o, magaspang siya, pang ano talaga siya, pang racing hindi naman pang racing kasi nga naked siya, pero komportable naman ang gamitin to kapag mga malalayo ang biyahe. Depende na lang sa rider yan. Tapos meron siya nakalagay dito na QJ motor, ayan, CJ600GS3A. So ito siguro yung model ng motorcycle na to. Sinubukan ko tayo, parang may ano siya eh, may auto blip tsaka ang tawag doon, quick shift. Ewan ko lang kung legit yun ha. Huwag nyo nalang gayahin guys. Hindi ko sure, pero sinubukan ko, kumaagat yung gear niya eh. Nagpapalit naman siya. So ayan, open naman natin yung engine. Paparinig ko sa inyo yung engine nito. Ayan, yung idle, ganito yung tunog niya. Stock pipe pa siya guys ha. Ayan o. Pero sa stock pipe maririnig mo talaga na inline 4 cylinder talaga siya eh. Kasi pino yung tunog niya. Diba nakikita niyo sa previous vlog ko, mga motorcycle na nire-review ko, more on 2 cylinder. So ito, first time natin makapag review na itong motorcycle na 4 cylinder naked version, syempre by QJ Motor, shoutout. Ayan, i-ano naman natin guys, i-rev naman natin. Ganito naman yung tunog ng SRK kapag naka-rev. Ayan yung tunog ng SRK 600 na 4-cylinder. Para sa akin guys, napansin ko yung tunog nito, katunog niya yung ano, CB650R. Yung parang classic naked version ng Honda. Ayan o. So ito yung motorcycle na to guys. So bibigyan ko na rin ng quick montage and price in 3, 2, 1. Alright, let's go guys. So nakita nyo naman yung quick montage dito sa SRK 600. Nakita nyo naman kung gano'n siya kaganda, no? Babalik na natin siya ngayon guys sa may QJ Motors, sa may 10th Avenue Caloocan. So kung gusto nyo na itong motorcycle na to, so kindly message QJ Motor Philippines or Motomarini PH.
So meron naman silang mga Facebook page. So located sila sa 10th Avenue. Kung gusto niyo na itong motorcycle na to, or kung gusto niyo mag-inquire, pwede rin kayo mag-test ride dun, kasi may mga test ride units din sila dun. Pala guys, bigyan ko rin kayo ng bad feedback, kasi puro good feedback yung binibigay ko sa inyo. So sa bad feedback naman is pag mga bandang 120 siya, dun na lumalabas ang kanyang vibration. Eh madalas yung guling niya sa likod guys, yan ang pansin ko sa kanya. O ilang beses ko lang naman ito nagamit si SRK, kaya hindi ko masyado nalaman kung anong mga issue niya. Kayo na bahala guys, kung gusto niya kumuha ng ganitong motorcycle, sana na may natutunan kayo at nakatulong ako si inyo sa mga magbabalak palang kumuha na itong motor na to. So alam kong marami nang nakapag vlog na itong SRK, kaya hoping na ayun, nag enjoy kayo sa video. Subukan ko may quick shift. Oh, kumakanta to. Hindi na ako nag-out. Tingnan nyo guys, magpapalit siya ng gear. Hindi na ako mag-clutch. Ah, hindi. Hindi siya maagad. Siguro mga 7,000 RPM. Try natin. Oh, ayan oh. Nagpalit siya. Galing, pero huwag na natin gawin. Baka mamaya kasi wala talaga siya auto-gear. Saka quick shift. Kaya nandito na tayo ngayon guys sa may expressway. Sana clear pa rin yung sounds, kasi medyo malakas na yung hangin dito. Pero yun lang guys, so hanggang dito na lang yung vlog. Diyan ko na lang kayo ng konting short clips dito sa high speed na itong SRK600. Alright guys, so hoping meron kayo natutunan dito sa video na to, and nakatulong tong video na to sa mga magbabalak palang kumuha ng motorcycles. See you on the next vlog. Keep safe guys, with peace out. Ooh.